gusto. Uy, Boyd! Baka mabulungan ka, tama na ngayon! Uy! Galing! Wala mo nang maglalakad, ah. Maraming bubog. Oh, bakit? Hello? 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 Narinig ko po sa mga mama? Oh. May alam sila kay Itay. Anong alam niya? Sila? Mama! Mama! Sila! Toy, may nabasag din baso. Bago namin nalaman patay si Itay. May isipin yan. Sina, kumain na kayo. Tia! Tulong! Tia! Tulong! Dumadating si Turko. Kanina pa nga kami dito eh. Paano na niyan si Kuya Totoy? Paano na siya kikita ng pera? Paano na niya mahanap yung anak niya kung wala siyang pera? Eh kasi naman si Totoy, hindi pa kinuha yung premyo. Kung kinuha niya yun, edi wala na tayong problema. Makakingi pa tayo ng balato. Berto! Totoy! Ano ba yung kinukwento niyo? Ibahin niyo yung usapan. Sorry. Eh, kamusta nga pala yung libing ni Abdul? Patay na si Kuya Abdul? Bakit kasi kailangan kay libing agad? Libing na si Kuya Abdul? Ganun talaga ang mga Muslim. Hindi pinapaabot ng 24 oras. Totoo, Kuya Totoy? Patay na si Kuya Abdul? Doon na tayo sa bahay mag-usap. Sige na, mauna na kayo. Nakaalis na si Ana? Ah. Kaya ka nalulungkot, ano? Dahil ilang linggo kaya mawawala ang girlfriend mo? Girlfriend. Girlfriend kung may minamahal na ibang lalaki. Si Totoy pa rin ba? Ganon ba? Pambihira kayo. Toy! Ano ang kailangan nyo? Kilala na kita! Alam na namin kung sino ka! Oh! Ayan oh! Buti na lang naitago kong dyaryong yan! Ikaw pala yung magsasakang naging rebelde at lumaban sa mga taong kumamkam ng inyong mga bukid. Oh. Hindi ako to. Huwag ka na magkaila, Totoy. Talaga pala kang matapang ka. Oo. Kaya nga, napag-desisyon namin dito na kumilos na laban sa mga sindikato dito sa pier. Totoy,
Ikaw ang napipili naming mamuno sa amin. Pamunuan mo kami, Totoy. Kailangan ka namin, Totoy. Ano? Papay ka bang mamuno sa amin, ha? Hindi nyo alam ang sinasabi nyo. At hindi nyo alam ang gusto nyong pasukin. Nakikiusap kami, Totoy. Ikaw ang kailangan ng grupo para maging matapang at malakas din kami tulad mo. Teka. Malina. Hindi. Hindi kamukha ni Totoy ito. Kamukha ba? Kamukha? Hindi. Oh, hindi naman eh. Pero huwag po kayo maglala. Tutulungan po namin kayo hanapin ang tao ito. Hindi na talaga namin makukupin si Totoy. Pasensya na ho kayo, Mano. Hindi akong taong hinahanap niyo. Naintindihan kita. Halika na kayo. Tara. Sige. Palay ikaw si Totoy. Totoy. Buti pa. Sumama ka na sa akin sa dati kong racket. Bakit ka nandito? Sabi ni Mayor, pwede mo akong tulungan. Saan? I have reason to believe na buhay pa si Totoy. Sa tingin mo buhay si Totoy? Oo. Kaya kailangan mo kong tulungan para mahanap siya. Kailangan ng pagbayaran ang ginawa niya sa daddy ko. Huwag mo nang problemahin si Totoy. Bakit wag? Dahil pinagbayaran na niya ng buhay niya ang atraso niya sa tatay mo. Matagal nang patay si Totoy. Paano ka nakakasigurado? Basta sigurado ako. Di ako pwede magkamali. Kaya huwag mo nang hanapin si Totoy. Dahil patay na siya. Boss! Pinatatawag nito ako. Gusto mong makakausap ni Boss si Totoy. Kaya namin siya makikita. Alam ko kung saan. Saan nga? Bakit, Boss? May problema ba kay Totoy? So, Ben, masyado kaya atang maraming tanong. Alam mong nag-alo tayo sa laban. Natural lang na maningil tayo, Ruben. Tama lang hindi niya tinagaw yung perang galing sa Manuel na yun. Galing kaya yun sa masama. Ewan ko. Basta, hindi ako bilib sa ginawa niya. At hindi na ako bilib sa inyo. Si Kuya Abdul ang pumatay sa tatay niyo. Pero nakiki Kuya Abdul pa rin kayo. Hindi si Kuya Abdul ang pumatay kay Tay. Magkaibigan sila. Pinilit lang siya ng Manuel na yun. Kaya huwag kong sasabihin na si Kuya Abdul ang pumatay kay Tay. Hindi akong sasama sa inyo. Saan ka naman pupunta, Bogart? Maghahanap akong pera. Bogart, hindi ka pwedeng umalis! Bitiwan mo ako. Pabayaan niyo na ako. Bogart, mapapagalitan ka lang ni Kuya Totoy! Pabayaan niyo na ako. Bayaan mo na yun, ate. Matigas ulo nun eh. Huwag ka nang umiyak. Bagay nga kayong dalawa ni Bogart eh. Paglaki niyan, pwede pa kayo magkatuluyan. Talaga? Minsan, naisip ko, bagay talaga tayo. Kasi, parehong-pareho tayo ng problema. May problema ako sa tatay ko. Ikaw naman, sa nanay mo. Sa piling mo,
siya nga pag magkasama tayo. Parang nawawala yung problema ko. Kasi, kasaya-saya natin. Lagi na akong naisip. Pagkagising, magkakumain. Pag naglilinis ng bahay. At bago matulog. Minsan nga, pag jackpot. Kahit sa panaginip, naisip pa rin kita. Kahit na wala na akong kaibigan eh. Ikaw lang, ayos na ako. Ikaw, Ana. Naisip mo rin ba ako? Hindi ka na mag-iisa. Ana? Ana? Dalgal mo kasi. Ikaw, niloko mo na naman ako. Yari ka sa akin. Bye-bye! Bye-bye! Ah, yan ako. Aday, dalga eh. Dalgal ka. Sa piling mo nadarama ang walang pagdid na pagsinta minimithi kapit araw na ang Totoy, mamahal Totoy, wag kang ganyan. Totoy, ano ba? Gising na. Totoy. Sa piling mo ako nangyayari dito? Ano kaguluhan to, ha? Bakit parang mas magulo pa kayo sa amin? Sama mo makatingin, ha? Nanlalaki ang mata mo, ha? Ha? Ikaw! Siwi! Ha? Ano na po gagawin natin, Manong? Hindi pa nga natin nahanap si Kuya Totoy. Sinasisili at mang podong naman ang nawawala. Hindi ko na nga alam ang gagawin ko. Ano ito? Hindi ko na alam kung saan ako magsisimula. Oh, Manong Mauro. Nakabalik na ako pala kayo. Ah, kapalit ko pala si Steve. Ano si ba? Manong Mauro, yung nakikita na kina Aling Sholing. At ako naman si Andong. Trixie, kailan po kayo nakabalik? Kanina na. Wala na pala akong babalikan. Pinagsara na kami ng pinto ni Sonny. Tapos ngayon, si Cecilia, si Podong, nawawala na rin. Totoy! Aminin naman o hindi na ikaw ang nandito. Walang makakaalam kung sino ka. Kung ayaw nila tayong bigyan ng trabaho sa pier, kalimutan mo yun. Dito tayo. Lilinisin natin lahat ng sasakyan sa Maynila. Boss! Boss! Hoy! Pinagtataguan niyo ba kami? Hindi po, boss. Hindi po. Walang lugar dito sa Maynila na hindi namin kayo makikita. Alam ko naman po yun eh. Alam ko po yun, boss. Sumama kayo sa amin! Yes! Pati yun! Magaling at matapang ka, Totoy. Yang mga katulad mo ang hindi ko pinababayaang hindi maging kasama ng aking organisasyon.
Sayang lang ang ibinibigay mong panahon sa paglilinis ng kotse. Minsan lang dumating ang ganitong klaseng pagkakataon, Totoy. Kaya sana eh, huwag mo nang palagpasin. Hindi ako nababagay sa inyo. Saan ka nababagay? Sa miserable mong buhay? Mabuti na, Hutol. Wala akong nasasagasaan. Pasensyoso akong tao, Totoy. Nagpaparaya ako sa mga taong alam kong mapapakinabangan ko. Kaya, bibigyan kita ng pagkakataon para makapag-isip. At sana eh, makapag-desisyon ka rin agad. Dahil, naiinip din ako. At kapag naiinip ako, mahal mo ang buhay mo, Totoy. Sana tama ang magiging decision mo. Kuya Totoy, hindi pa umuwi si Bogart. Opo, Kuya Totoy. Bogart yun? Sigurado ka? Hmm. O ano? Pero bakit pupunta sa office ni Boss Manuel? Alam ko ba yung sakit na mawala ng isang mahal sa buhay. Kaya ho, kung anong kailangan niya, manong maro, sabihin niya lang ho sa akin, ha? Napakabait po talaga. Salamat. Alam mo, magkakasundo kayo ni Totoy, ha? Kasi pareho kayong mabait at matulungin sa ibang tao. Bodo na. Call. Turbo. Call. Call ka din? Rosing, may bisita ka. Magandang gabi po, Bossing Manuel. Nandito po ako para kunin yung pera ng Kuya Totoy ko. May pera siya sa akin? Opo. Ang kinuha niya lang po kasi yung parte ni Mang Abdul. Yung parte ni Kuya Totoy, iniwan niya sa inyo. Mali po, di ba? Kanya yun. At kailangan niya ng pera ngayon. Malakas ang loob mo. Pasensya na po. Eh, isip bata po kasi minsan si Kuya Totoy. Prinsipyo raw. Eh, tayo po, pareho tayong batang pier, di ba po? At alam po natin na hindi nakakain ang prinsipyo. Di po ba? Totoy? Totoy? Totoy, magandang gabi. Mayroon sana kaming sasabihin sa'yo eh. Oo. Bumalik na lang kayo bukas. Hindi ko kayo maaasikaso. May problema ako. Nawawala si Bongga. Eh, Totoy, yun na nga yung pinunta namin dito eh. Oo. Oo. Ha?
Alam namin kung nasa si Bogart. Tatang, lumampas na po observation period. Hindi pa rin po nagigising ang bata. Gamutin niyo na, tulungan mo niyo naman kami. Gamutin niyo na yung apo ko. Tina. Tatang, wala po kami sapat na kagamitan dito sa health center. Mabuti pa po, ilipat niyo na po siya sa ospital. Hindi ko inaasahan na makakapag-desisyon ka agad. Hindi ako naparito para sa alok mo. Nasaan si Walker? Anong ginawa mo sa kanya? Sino ba siyang pwedeng magkasikaso sa apo ko? Tulungan niyo naman! Kaya hindi pa yan nagkakamalay! Don, dali mo! Doktor! Doktor! Matandaan lang! Teka po. Dito lang po tayo. Huwag po kayong mag-alala. Kami po bahala sa apo niyo. Dahan lang. Apo. Bakit hindi nagkakamala yung apo ko kanina? Wala akong ginagawang masama sa alagad mo. Nasaan siya? Boss Manuel, ito na po yung pinabili niyo. Kuya Totoy? Bogart, ang bago kong alalay dito. Naawa ko sa kanya, kaya binigyan ko ng trabaho. Pakita mo nga kay Toto yung paunang bayad ko sa'yo, Bogart. Eto mo, oh. Bogart, isolin mo yan. Bakit? Delikado sa iyong lugar na to. Hindi ka dapat tumatambay dito. Isoli mo yan. Ayoko. At huwag mo na akong pakialaman. Di naman kita kaano-ano eh. Mas okay pa ako dito kay Boss Manuel. Dahil hindi niya ako pababayaan. Huwag mo na nga intindihin. Nakita mo na, Totoy. Mabuti pa itong batang ito. Alam niya kung sino ang kikilalanin niyang amo. Eh ikaw, ayaw mo lumaban para sa akin sa Rueda. Ayaw mo rin sumama sa grupo ko. Ano bang diskarte meron ka? Samantalang itong si Bogart, alam niya na kaagad kung anong diskarte niya sa buhay. Kaya huwag kang mag-alala, Totoy. Ako nang bahala kay Bogart. Huwag ko lang malalaman na sinaktan niyo siya. Umabas ka muna, Bogart. Dahil kung patuloy mo pa rin hihiyain ang mga alok ko sa'yo at patuloy ka pa rin makipagmamatigasan sa akin, baka mapilitan akong pitikin ang alaga mo. Dok, kamusta na po itong apo ko, Dok? Tinignan ko na siya, Tatang.
kailangan lang siya i-x-ray at bigyan ng test para makasiguro tayo na kung ano man ang pinsala pa niya. Salamat. Kaya lang, kailangan yung bayaran ng laboratory fees para masimula na pagsusuri. Po. Look, paano mo? Wala ko kung kapera-pera. Ganun ba? Oo. Oh. Pwede, obserbahan ko muna siya. Pag okay na siya, pwede ko na kayong pauwiin. Look, hindi pa pwedeng ano lang muna, Doc. Ng aming ospital. But we have a very dedicated and hardworking medical team. Kaya po natutugunan namin ang mga pangailangan ng aming pasyente. Nangyayari pa rin ho ba ngayon na halimbawa mahirap ang isang pasyente at wala itong pambayad ay pinauuwi ito ng ospital? Ay, hindi po pwede yung mga ganun. Meron po tayong batas para dyan. Okay po, sir. Thank you po sa interview. You're welcome. Pero pwede po ba kaming kumuha ng footage ng paligid? Okay. Let me tour you around. Halika po kayo. Sige po. Sa Diyos, nagising ka na. Anong masakit sa'yo, ha? Lolo, si Itay po. Sabi po ng mga lalaki, nandun po siya sa pier. Sige lang. Huwag mo nang isipin yan. Lolo, puntahan po natin huwag ka siya. Huwag ka mo lang kumilos, Cecilia. Cecilia, huwag ka mo lang kumilos. Inoobserbahan ka pa. Huwag ka mo lang tumayo dyan. Mayga ka muna. Ay! Doc! Nainimatay ang apo ko! Doc! Lo, relax lang kayo. Ginagawa pa si Doc Carpio. Mayga, mag-iinimatay! Doc! Kasi naman pinipilit yung bumangon yung bata.